Masama ang loob ni KelVJ at kitang-kita naman ito noong tuluyan silang tinalo ng Olfednar matapos na magkaroon ng napakalaking kalamangan sa huli nilang laban, pero biglang naglag ang isa sa kanilang mga membro na naging dahilan para mawala yung momentum sa kanila. Nag-anunsyo na rin naman ng Munton patungkol sa nangyaring ito sa jungler ng Chinese team na kung saan nag-appeal rin nga di umano ang mga ito sa Munton at nangakong gagawa agad ng aksyon. Dahil hindi naman talaga basta-basta ang pagkatalong ito kabatang, dahil dito nakasalalay ang pangarap nilang M6 na dapat ay abot kamay na nila noong mga oras na yon. Pero teka, kumusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una mapunta tayo sa nangyayaring wildcard ng M6 na kung saan kung may mga nagtataka dyan, ang wildcard kabatang ay binubuo ng mga teams na siyang natalo sa kani-kanilang mga grand finals sa kani-kanilang mga lugar, na kung saan ito yung pinaka nagsisilbing pangalawang buhay o pagkakataon para sa kanila na maabot pa rin ang pangarap nilang makapag-represent sa M-Series. At kasama rito ang dating Firefly Esports na ngayon ay naging Olfednar na team, na sila kasi ay tinalo noong grand finals ng team na S2G Esports at ito yung nag-represent para sa kanila sa M6. Samantalang sa China qualifiers naman ay naglaban yung Keep Best Gaming ni Saksha versus Dian Feng ni KelVJ, at itong sila Saksha nga ang nanalo, kaya sila ang nagrekta sa M6. Kaya itong DFYG versus Olfednar ay nagkita sa wildcard na kung saan silang dalawa kasi ay nasa Group A pareho, na ibig sabihin isa lang ang mananalo sa kanila para ilaban sa Group B na bracket. Kumbaga yung top 1 ng Group A at top 1 ng Group B ang maglalaban para sa slot mismo ng M6. Gets? Okay. Pero dumako na tayo rito sa Group A, na kung saan nandito nga sina KelVJ versus Rosa, na sumala nga sila sa decider match, kaya ito tinawag na decider match dahil ito na nga mismo ang magpapasya kung sino ang lalaban sa top 1 ng Group B. Sa Game 1 ay nagpakita naman agad ng lakas itong dating Fireflux, at hindi na naman ito katakataka dahil malakas na team talaga itong sina Rosa na ultimo sa blacklist noon, at sa SRG nitong last MSC ay nakakasabay na sila, kaya pagkatapos ng Game 1 akala ng marami magiging madali na lang para sa kanila ang magiging laban. Pero sa Game 2 dito nagpakita ng lakas ang pambato ng China. Mapapansin mong hindi na sila yung katulad ng dati na minamama lang ng mga teams, dahil ngayon nakikita mo na kayang-kaya na nilang sumabay at mag-dominate. Take note, itong dating Fireflux ay sobrang tagal na sa international tournament ha, kumpara sa team na ito na mula sa China, na halos nga ngayon mo palang makikitang nagpapalakas sa international. Kaya naman sa Game 2, nakabawi sila kina Rosa at tinapos lang naman ang laro sa score na 15-3. Nagawa nilang balagbagin ang mga veterano na sa larong MLBB. Pero syempre hindi mo pa rin may pagkakaila na kaya ganito kalakas ang team na DFYG o Team China. Abay, dahil rin yan sa ating kababayan si KelVJ, na alam rin naman nating may malaking ambag yan sa pagtaas ng level ng kanilang paglalaro. Pero ito na, dumako na tayo sa huling laban, ang Game 3, na ito na yung pinakamagdidesisyon kung sino ang lalaban sa Group B na team papasok ng M6. Sobrang ganda ng back-up na ginagawa ng Team China, lalo na itong si Kabayan na sobrang laki ng space na ibinibigay sa kanyang koponan sa kada team fight. Sobrang ganda kasi nung combination nitong Phobius, Varamis, tapos Bruno, na yung Phobius tamang talon at harap lang sa team fight, tapos back up lang si Varamis sa Gedli habang ang sakit ng damage ng Bruno sa backline.
Sa ginagawa nitong tatlong hero na ito, ay nakuha ni Nakiel Vijay ang kalamangan sa early to mid game ng laro, yung tipong patuloy na lumulobo ang kalamangan nila laban rito sa team ni Rosa. Dito mo rin makikita na sobrang solid rin ng umiikot na shot call sa team China, yung tipong kahit may isang pagkakataon na namatay agad si Kiel Vijay sa frontline, pero nakita nilang maraming inubos na skill para sa kanya, abay hindi sila nagdalawang isip na magtuloy pa rin ng team fight na sobrang confident pa nga silang pumapasok sa loob at tama ang nagiging desisyon ng Team China. Umabot pa nga sa puntong basag na ang dalawang inhibitor ng Ulfednar, tapos nakuha pa ni Nakiel Vijay ang Lord hanggang sa sumapit ang pinakapangit na may experience ng isang pro player sa isang laro. Dahil sa 18 minutes ng game, pinitas agad ni Nakiel ang CC at tagumpay naman silang na-takedown nito, pero bigla nilang naglakad yung jungler ni Nakiel papunta sa tore at namatay nga ito ng tuluyan na obvious namang naglalag. Agad-agad naman itong nagawa ng paraan, pero kabatang malaki ang chance ang natapos na sana nila yon, dahil malaking bagay yung pagpitas nila kay Alien na basag pa nila yung top lane na kung kompleto sila doon pwede na sana nilang ilaban at tapusin. Naayos rin naman agad-agad makalipas ang ilang minuto, pero dito mo makikita na unti-unti nang natitilt yung jungler ng Team China na wala yung gold lead, hindi na siya makaretry at sumusugod na rin sa loob na nawala yung composure nila na dapat mauuna si Kiel at magsiset yung Cho muna sa team fight. Nailaban pa naman ng Team China sa tulong na rin ng Bruno na sobrang kate ng damage. Mapapansin mo rin yung pag-buy time ni Kabayan sa mid lane na handa na siyang isakripisyo ang sarili, mapatagal lang ang laban. At nagawa naman nilang pagtagumpayan na ma-def ang laban na yon, kaya nga nagplano silang mag-recta mid at subukan na tapusin sana. Pero nabigo silang isarado ang game at napipilitan lang silang mag-back. Ang hindi ko lang magets dito, kabata nga yung Faramis na naka-damage build na nga, diba? Pero nasa frontline noong 24 minutes ng laro na naging dahilan para mapitas agad siya ng napakabilis. Pero ang pinakamalaking naging error ng China na tumapo sa pangarap nilang M6, abay eto nga ay nasa 25 minutes ng laro, nagzo-zone si Alien at binabawasan na rin niya yung Cho sa frontline. Tapos biglang nagdash yung Bruno at kitang-kita ito ng Ulfednar, kaya ito ang naging pinaka-naging go signal nila para ibato lahat ng mga skills at i-takedown agad-agad ang Bruno. Ang isang pagkakamali pa ng Bruno, CD pa yung purify niya noong sinayang niya yung dash niya noong mga oras na yon, na ibig sabihin, nagpabaya ng malinaw rito yung Bruno, masyado siyang naging kampante sa paggamit ng skills. Na yung mga maliliit na impormasyon na ito, ang pinakadelikado sa ganitong late game na nga kabataang naisipin mo, pag dash niya pa lang, nag-ulti na agad yung Hylos na alam nilang walang takas ito noong mga oras na yon. At yun rin mismo ang ginamit nilang pagkakataon para tuluyang hanapan ng butas ang Team China, at hindi nga sila nagkamali, patay agad-agad ang Bruno, lagot si Nakiel Vijay, dahil wala yung inaasahan nila sana para sa late game. Dito mo makikita na ang pagkatalo ng Team China, kabatang hindi lang dahil doon sa naglag yung jungler nila ha, kundi dahil rin mismo ito sa naging maling galaw ng Bruno. Pero ulitin ko, hindi mo rin mayaalis na kung hindi nga naglag yung jungler nila noong mga oras na yon, kaya na sanang tapusin ang laban. Tama? At dahil nga sa pagkamatay ng Bruno, dito na mas lumakas ang loob ng kalaban para ubusin ng Team China, at tagumpay nga silang makuha yung tatlo, at bukod tanging ang Faramis at Phobius na lang ang natira, pero wala na rin itong magagawa para makapag-def. Dito na nag-appeal di umano ang Team China patungkol sa nangyari sa kanila, na ayon sa coach nila na si Sasa, ay bigla nga pala di umanong nag-disconnect ang wifi, na sobra nilang ipinagtaka. Nako po, nakakatakot yung ganitong pangyayari, kabatang ha? Dahil papaano kung sa pambato ng Pinas mangyari ang ganyan sa mismong M6 pa, sana ay magawa na ganito ng paraan, dahil maraming mga pangarap ang mawawasak sa bigla ang pangyayari na ganito. Tingnan mo naman ang nangyari kay Kabayan.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa team ni Kiel VJ na tila hindi magandang pagkatalo ang kanilang naranasan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat kwentuhan. Ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli. Paalam!